Go sa go para sa game number 2, 1-0 lead invasion. Paalala ko lang kung may Ira Andre for Xboard, T-Zix for Grok, Ares naman ako for Thumbs, Zach for PNK, or Popol and Koopa, Mats naman for Bruno. Para naman sa NXP, Predator, Area 51 sa Red Side, Raven para sa Valir, Senorito, Disney for the Claude, Dam Dam Cutie for the Kufra, Aussie Storm Kalaban for the Esmeralda, and Sumpakwangdu for the Cho. Pero ito, middle lane, papunta ang tropa ng Area 51. New Era, maganda na naman rotation nila. Nako po, kailangan si Raven dito, the Valir, kailangan supportahan yung blue buff ni Claude, kasi pag dito nakuha or naagawan pa sila, magiging negative yan, tol. Masakit sa ulo yan. Pero sinisecure pala. Sinisecure din pala. Kaso ang problema, si Ares nasa backlanes, kasama pa si Zack. Nyak. And right! Patay! Nasibat dito ni Zack. And may prop. Ay, akala ko magsi-second kill pa eh. Medyo may graphics na lang yan, mga kaibigan. 1 minute game time tayo dito. First blood has been taken by New Era. So, mukhang kaya na lahat ang pagbigyan tong Area 51. Pero, there's still a chance. Mga besties, si ano lang naman yun eh. Support lang naman yung napatay nila dito. Eto na. Naku po. Uy, nice steal. Nakuha yung Sumpakwangdu. Okay. Nakuha. Okay. Pero, true damage na yung bawas nung apoy ni ano. Ni Andre. So, hindi na biro yun. Mga kaibigan. Oh, Blazing Duet. Para nga naman mag-clear ng clips, which is a good thing. Lalo na pag level 4 ka pa lang. Hindi pa nila mararamdaman yung Blazing Duet mo. As early as now. Siguro level 8 tapos 2 core items, pwede lang pumalag kahit sino. Mm-hmm. Tama ka dyan. So, for this mga bestie wap, patas pa lang naman pagdating sa gold. Okay na okay pa. Pero for Bruno dito, delikado. Pagka eto si Bruno tumaba, naku, napaka-explosive na ito. Talaga naman kakaiba yan. Yung Valir dito, matik din natatagal sa laban sa kasakali. Pero sa bottom lane, ayun, Andre naman dito laban kay Sumpakwangdu. Level 4 na pala, laban sa level 3. Sige nga, laklap. Bakbakan. Oh, lamang siya dyan. Kasi may mga creeps na dito. Pero, pinahanapligar up at patay pa nga ata. Pero ang sagot, mga kaibigan, pababa pa si Senorito Disney. So, for the NXP Predator, Area 51, nagiging maganda sa kanila yung early. Panig sa kanilang early ngayon kasi halos lahat nakukuha ni, dito, ni Claude. So, alam naman natin, ang Claude, pagka ganyan yung emblem niya, pag nakapag-retribution siya, is may 50 gold na dagdag pa dun sa gold na pag napatay mo pa yung monster. So, mas mabilis nga naman yun. Katulad na sinasabi natin, Blazing Duet para maklear agad at makakuha ng objectives. Pero si dito, Tamtam Cutie, naka-advance na. Pero top lane, basag na rin dito para kalamat. So, ingat-ingat na siya dun sa critical damage sa kaya yung bigay ng Bruno. Oo, yun lang yun ang pupunit sa kanila. Especially itong Valir na to pag ito ang natamaan. Yan pa naman, kahit i-knockback niya yung Bruno, meron naman dash in ulit para makapasok sa kanya. So, distansya, amigos lang dapat talaga dito. And for Claude naman, medyo matagal nga lang mag-stand out ang Claude compared sa Bruno, syempre. Ang Claude, kailangan pa niyan magpa-item eh. Kailangan din stocks. Tapos kailangan na yung Blazing Duet niya, gagamitin niya muna sa mga minion wave para mabilis siya tumaba. So, that's the problem. Pero so far, item check nga tayo dito. Wala pa namang big deal na nagaganap. And, matagal pa yan. Claude? Okay, wala pa din. Cooldown reduction boots pa lang yan. Pero hey, malaki na yung pera ng Bruno. 2K na eh. Nakawa sila objective sa top lane. So, mas mabilis yan. Pero dito, pumasok pa yung Esmeralda. Mga kaibigan, Blazing Duet, binigay agad para nga naman ma-secure yung mga objectives na pwedeng ibigay dito. Pag na-cancel yan or na-reset kang turtle, sakit sa ulo yan. Pero Senorito Disney, nakahanda na yung retribution niya dito. Pero eto na nga, mukhang andito yung Grok. Ay, automatically retry yun para sa kanya. So, nagiging maganda. Katulad na sinabi natin, hanggat may mga jungle dyan, tapos ganyan yung emblem mo. Kaya mo yan, no? May chance, may pag-asa. Pero to si Zack, naupo, yung PNK dito, napatay na lang din mga kaibigan. Senorito Disney, trying to do some stocks. Pero hindi, relax lang. Focus muna ako sa farming. Kailangan ko lang magpataba. Hindi ko ay lalabanan ng patayan. Eyes on the objectives lang ako. Pero oops. Full stock na yan. Full stock na nga to. Kung ganun. Pero si Grok ayata. Pag-i-stockan niya. Pero hindi. Si Bruno on trip. Hindi nalilito na siya. Nalilito. Parang kokoto. Nalilito. Pero Tamtam Cutie ni normal dito. Nang isang malit na bola. So nagpanggap siyang damo doon mga kaibigan. Senorito Disney. Kailangan niya mag-Blazing Duet. Kasi kailangan niya i-clear to as soon as possible. Pero hindi niya na-clear yung huling jungle. Okay lang. At least na maka-open na siya ng space dito para sa red buff, mga bestie. Mabilis mag-farm to. Tingnan natin kung magiging factor ba itong napakabilis na pag-farm ni Claude, mga kaibigan. Ito naman, sa bottom lane nga lang, nabasagan na rin naman sila ng tier 3 tower, pati sa top lane. So that's the problem. Dahil nga ang marksman dito ng Area 51, nagpa-farm lang. Sa objectives, lugi naman sila. Di sila makabasag ng mga tore. Tama ka dyan, pero ito na naman si PNK.
Mukhang lugi lang talaga sa ano eh, pag may katapat kang PNK, ang laki ng vision, oop, nakapag-flicker out, nauntog pa nga. Pero babackup nga ba, lumampas ng sobra dito ang isang Kufra and Falling Star Moon coming from Esmeralda, medyo 10 bits lang ng bahagya dahil nga dun sa Guardian's Barrier na naibigay ng isang Grok. So bottom lane, wala pa rin nababasag, kailangan ng basagin ng Chou yun. Mm-hmm. Nako po, kaya, ito kaya, na. Wala pang damage eh. Wala pang damage. Pati nga, item check nga tayo sa Claude direct. Yep. Level 9 na yun eh. Ito na. For the Claude, mga bestie wap, mabubuo na ng Demon Hunter Sword. So, pwede na rin. At upgraded na rin naman yung Raptor Machete niya. So, pwede na rin. Yun na, yung nakikita niya guys, kahit wala siyang, ano, wala pa siyang masyadong nakikill dito, yung pera, talaga pag naka-jungle ka iba. Plus 50 kasi, malaking bagay yun. Para ka na rin pumatay ng hero. Tama ka dyan. So, tingnan natin, mga kaibigan, 2-3 ang ating score this time. Ito na, Turtle has been taken by NXP Predator, Area 51, Tam-Tam, QT, makamatay ba? Pero hindi, good set para sa kanya, mga kaibigan. Pero wala na rin palang buhay ang mga kakampi. So, Garbia, double kill pre para dito sa Bruno. Ako po, namamayagpag. And the tatlo ang patay for Area 51. At isa lang ang napatay dito for New Era. 3-4-1 trade. Medyo patas pa rin ang boxing, mga kaibigan. At mukhang another tower objective ata to. Pero nice cut para kay Chou. Ako po. Oo, nabigyan niya ng ano, pampatigil para hindi ano, para hindi nga naman tumuloy-tuloy. Pero Way of the Dragon ang naibigay para mailayo ang isang PNK. Pero dito kasi sa New Era, good thing yung ano, yung pagpatay nila sa Claude. Ito kasi kahit tumaba nang tumaba yung Claude, tumaba nang sobra yung Claude, basta mapatay lang siya ng Brunong naka-bounty, automatically tatabayan. Ayun yung mahirap naman sa part dito ni ano ni Claude. Pag walang jungle, di siya mabubuhay. Diba? Nga, pero pag ito si Mats naman, kahit makapatay lang to ng hero, automatically mabubuhay yan kasi may dagdag na pera yung matic, si matic dito si Mats, sasama siya sa mga engagement para gumana yung ano niya, yung bounty hunter niya. Si Claude naman, ma-maximize lang niya dito yung jungle kahit wala siya sa engagement, okay lang. Pero ito, si Zack na upo, wala nang buhay si PNK, mga kaibigan, pero hindi siya pinansin. Dito na si Señorito Disney, na upo, si Grok pa yata ang inuna, mga kaibigan, pero pwede pa lumaban, tamang stack lang ng konti. Nako po, oops, Raven, nagurhati ang buhay ah. Medyo, hindi na biro ang damage ni Bruno dito. Masakit na din talaga kasi si Bruno. So, yun nga, ayun ang talagang sinabi namin, Bruno dito, sama sa engagement, samantalang yung isang Claude is more on objectives lang. Farm lang ng mga ano, hanggat makakuha siya ng 3 to 4 core items, tas palag-palag na sumama. Kaso ang problema nun, baka may Wind of Nature na si Bruno that time. Ayun lang. Kontra lang sa Wind of Nature. Wind of Nature lang, mga bestie wap. So, 5-5 ang ating score dito. Naku po. Uy, kala ko, umulti pala si Tam-Tam dun. Umulti siya. Nako po, yun din yung mahirap dito. Oy, mga kaibigan. Chou, muntik na yun, Chou. Matamaan ang Wave of the World. Nako po, ulti ni Bruno yun. Pasalugsala sila pag nagkataon. Eto na. Last turtle dito has been taken by New Era. So, additional gold na naman to para sa kanila. Pero hindi nagkaalay yun naman eh. Tore ang kailangan dito ng NXP Predator Area 51 talaga. Especially tier 1 towers. Kasi mahirap sila sa vision eh. Hindi sila makalampas ng ano. Ayun lang. Nabigyan na dito. Driver. Uy, kontra kay Ferno, nabigay plus vengeance, kaso negative na, apat kumalaban. Uy, ayun. TBT, pero papalag pa din. Si Mas, ang sakit yung damage, tinumakan ang pasalog. Mga kaibigan, Tam-Tam QT naman, magadin dito, and patay Blazing Duet para sa kanya, pero dalawang tira lang dito ng Bruno kapag BMI out. Raven ang mapipili, pero yung Grok, si Chicks napatay pa, shit kundu, uy, naku po, dalawa pa nga. Sila po yung ano, turnaround kill, no? 3-4-1 trade din ang nangyari, mga kaibigan. That's 6-8 ang ating score with the 8-minute game time. Parehas pa rin lamang, mga besties. Di pa rin talaga natin masasabi so far at as early as now. Nakakayanin ba ng Area 51 o kakayanin ng New Era? What we see is what we say, tablaan laban. Ito na, nakaupo sa bottom lane, nagbabakbakan. Andre versus Esmeralda. Andre dito, meron naman siyang flicker out na naginamit na lang din. Pero meron pang immortality yan. Pero pinipwestuan siya dito, ha? Uy. Buti hindi na siya tinuloy. Oh. Tatlo pala dito ang nagkataon sila. Pwede lang ipilit, pero wag na lang din. May Brunong bumakap. Uy, si Xberg, di na umuwi ah. Idol, ayun oh. Oh, walang buhay yan ah. Di na siya umuwi. Okay lang daw. Okay lang. Pwede rin naman eh. Isang ulti pwede na siya pa naman eh. Oh, pwede pa naman. So... pwede pa naman. Meron naman si Kelvam. Immortality agad for the Kufra. So, automatically, pasok ang pasok. Kaso nahirapan silang patay. Oh, Berserker's Fury pa nga. Berserker's Fury pa nga si ano. Si Mats dito. Boto ay top lane, mukhang objective lang yung isa, di na pinapansin siya, no? Kaya niya naman takasan eh. Kaya niya naman takasan yan eh, pagka ganun eh. Ba't mo nga naman lalabanan kung kaya mo naman objective lang? Carry boom boom lang, kumbaga, diba? So, okay lang.
patas lang naman din naman eh. Ang pinaka-importante dito, less error na lang mga kaibigan, less error or less mistake na lang muna. Palinisan muna ng galaw. Kasi so far, matalo di, siguro mapatayan pa ulit dito ng tatlong players. Baka sa-asaali makapag-open up ng tier 3 tower yon sa kung sino man makakapatay. Or a lord, kasi yan ang very crucial dito. It's either wipe out, mapatay ka, nakapatay ka tatlo. Lord ka na, siyempre, matik, di ba? Kung di, ayaw mo rektahin, lord na lang. So, tingnan natin. Ito na, sinisimulan natin. May retreat din kasi sila. Ang laki ng bagay nung may retreat ka kaysa sa walang retreat, di ba? So, marami naman pang steal yung new era. They have the ultimate of the Grok, Last Insanity, pwede rin naman. Pero kasi mahirap, nabigay na agad ito yung Last Insanity. Speaking of pang-uwa, reset lang pala. It's a fake lord para mabait lang or makita lang dito ng Area 51 yung new era. Pero oops, nanggaling sa backline nyo, nasipa dito. Laban pa din mga kaibigan ng new era dito ha. Pero look at this choke coming from behind. Kapang, naku po, isang sampakla ang mga kaibigan, talo sa ang katuta. Pero may kakil na para dito sa new era. That's a Bruno, naku po, free hit siya. Oops, BMI out. Last one hit mga kaibigan. Pero yun, nanggulo ng Lord sa abilang banda. Okay lang, Andre dito. Patay, dali na naman si Chow. Nangungulit-ngulit lang, pasok in, pasok out lang ginagawa. Sabay, sige, wala nang patayan. Wala namang buhay yung Claude, maglo-lord na lang. Wala din naman retry yun. Ya, mga kaibigan, ito na yung Esmeralda na late. Na-reset na naman. Nakusun po, Jade Kondo, lakap yung dalawa, mga kaibigan. Pero ito si Max, free hit. Tinuloy po yung Way of the Dragon. Yun problema. Dapat ito nga na itinuloy. Kasi, takas na lang talaga, no? Hindi, guts na yun. That sinun po niya na lang palabas. Ito, kailangan nila i-zone. May ano to. Uy! O, yun, nag-pulising duwit yung agot. Punit yung aso. Nako. Ito ang ano dito, no? Ang kinalakas na loob ng new era dito kasi napauwi nila si Claude. Kay Wind of Nature na rin siya, no? Nakay Claude yung retribution. Kaya nung napauwi nila si Claude, nag-lord na talaga sila dito ang new era. Wala naman nang aagaw eh. Pinagpapatay na rin nilang miyembro ng Area 51. So for Area 51, wala naman tayong magagawa. Siyempre, depensa lang talaga muna. Kailangan yung lord dito, wag na nilang patagalin pa o pakitin pa ng tier 3 tower. Kailangan, sa gitna pa lang. Tama nila to, or patay-patay na nila, boss. Pero kasi yung Bruno, ngayon nakontra niya na yung pwedeng ibigay na damage ng Claude eh. Oo. Meron siyang Wind of Nature, so kahit sabayan niya yan ng damage, papalag at papalagyan. Pero medyo makasigal si Wangto dito. Thumbs pa nga, ang napili dito ng isang Kufran, tumatalbog-talbog para namang kakaiba. Pero Esmeralda, napansin doon ng isang Grok. Kung aalis nga ba ang tropa, disengage na lang. Kumbaga, relax ka lang. Ito na, yung Lord, mga besties. Pinakay Senorita Disney na, okay na, kayang-kaya, masakit no. Sakit na rin yung Claude. Binaisikan na lang, mga besties. Pero ito, sa middle lane, tier 3 tower, pasok si Tam-Tam. But it's a no-no, mga kaibigan. PNK dito win ang ultimate. Malaki na ang kanyang aso. Pasok lang din naman dito si ZT6 for his Grok. Walang minion. Disengage na ulit, my friend. Pero walang napala ang level 1 Lord. Okay lang, level 1 pa lang naman. Pero sad to say, sayang ang effort nga lang ng konti. Additional like 5 minutes to 3 minutes pa to. Sakit ng Bruno, sir. Mga bestie wap na ko. Ito pa. Sakit ng damage ng Bruno. Talaga namang pag tinamahan ka, diba? Ang sakit, diba? Mga kaibigan. 4 hits lang siya dun pag nagkataon. Favorite siya doon, ha? Di nagbibiro. Ang tadhana. Ito, pumasok na! Mga kaibigan, si Esme, para naku po si Tam-Tam na i-setup! Dito para sa NXP Area 51, pero it's doing it, pero hindi kakayanin, mga kaibigan. Makunachi, ang new era, patay si Andre, pero patay din naman si Esmeralda. Another one, pumasok si Chow, sumpak, Wangdu. Ayun, nag-wave the dragon, but it's a no-no. Apat ang buhay dito, onto the side of new era, pero di-disengage. Wala rin silang mga buhay, eh. Mahirap na. May flow na lang natin daw ang middle at saka bottom lane bago tayo sumicure ng ano. Ganda kasi ng ginawa ng Chow eh. Ganda ng ginawa ng Chow. Kinat niya muna yung middle lane para hindi lumamang. Para ang ma-pressure lang yung top, yung middle lane ma-secure nila. Kaya hanggang ngayon nasa middle pa rin yung ano yung mga minions. Pumasok lang siya sa likod eh. No? Pumasok. Ito nga lang ano doon. Maganda doon. Kinat niya yung mid. Kaso ang problema, hindi maganda doon. Pumasok siya sa 5. Ayun niya eh. Nag-flicker pa no? Diba? Filikeran pa niya. So, yun ang pangit naman doon sa nagawa niya. Pero, well, nangyari na. 13-10 ang ating score. Area 51, kaya pa to. Kasi may Claude lang naman silang inaabangan talaga dito eh. Nakita nyo naman potential din ng Claude. Sinaglitan lang yung Lord. So, pag nagkairon lang talaga yung new era, that's the problem for them. Pero hanggat hindi nagkakairon new era, eh, kayang-kaya ng new era din to. Baka panalo pa nga nila. Pwede pa yan, pwede pa yan. Kumbaga, ano pa lang eh. Palitan pa rin sila eh. Pero kasi, katulad ng sinabi namin sa inyo, minions para dito or side creeps para dito kay Claude. Samantalang, clash-oriented naman para sa Bruno kasi naka-bounty siya eh. Diba? Iba pa rin yung tulong ng bounty. Naipit pa nga si Tam-Tam dun at si Raven nagpakita. Binitawagad yung flame, ano niya, flame shot. Mga araw-araw niya dyan na malupitang
skill dito ng isang Valir na ibibigay na. So pressured yung top lane, samantalang sinisecure naman yun ng isang Cho. Possible puntahan siya ng ano doon, ng New Era, pero magti-TP. Hindi, yung Grok, nakapag Wild Charge para makancel yun. Direct, oh, nakita ko naman yun. And then napakalubit, pero babalik pa nga rin. Mats, free hit lang. So, buy time. Takas-takas ng konti. Takas-takas. Sumpakwang do dito, mga kaibigan. Wala ng buhay. Ayun, nadali. Naku po, buy time na lang. Uy, may kapalit. May katrade. May katrade. Ay, naku po, pumasok. So, wala na dito pa pala ang backup ng New Era. Naku po, napalaban na. Tam-tam dito. Naku, tanggal ata ang immortality. Pero tatakas pa rin, pre. Whoop! Uy, tumikit ka sa akin, my friend. No, yun ang inikot ni Tams. Dapat ginitnaan niya na lang para at least mas masalubong niya yun, mga kaibigan. Pero tatlo na lang yung natitira. Sa team ng pwede sila mag-lord. Pwede sila mag-lord, mga kaibigan. Pwede. Ares dito mukha nasasaktan sa damage. Masakit din yung ano, Claude, mga besties. Alis muna. Ito mo yung buhay ni Zako. Wala ka ng buhay. Naupo. Pwede mag-lord. Pwede ding i-contest kung ano, sa asali. Naku, may retry pa naman yung ano, yung Claude. Tingnan natin. Pagalingan ng retry. Wala na. Di na nila contest. Lugi na. Pwede nila kanontest, DJ sila dyan. DG sila dyan pag di nila kinontest kasi basag yung bottom lane, iangat lang yan, di ba? Basag na yung mga ano nila, tier 3 tower nila. So, pwede, pero tingnan natin ha, kung magiging maganda ba yung paglapag ng ano ng Blazing Do It ni Claude at saka yung pag-setup lane dito ni ano ni Tam-Tam Cutie naman, yung kung may masi-setup dito yung Kufra. So, tingnan natin. Pero pag wala, dire-diretso to. Kasi masakit din yung Bruno. Hindi rin naman biro yan. Pati yung PNK. So, sasama-sama lang sila. Tsaka yung Thumbs, sumama na. Kanina pa hindi kasama yung Thumbs eh. Laging malayo sa, sa pwestuhan eh. Mm-hmm. So, pero eto na nga, papasok na. Kailangan nilang di paabuti ng ano yan. Kasi pag yan nakahampas, talaga namang wawawi po. Masasok na ka dyan, mga ito na, kaibigan. Kumasok si Kufra, my friend. Naupo. Wala pa rin setup na yung nakikita. Naku, Senorito Disney. Ayun, sa abilang banda. Kami pala. Naku po, kami from behind. Dalawa ang sumalubong sa kanila. Pero ayun, tinower lock na. And look at that, Lord. Binaliwala. Naupo for this 2-0 in favor of New Era. Grow.